Okay lang sa ini, ha? Hindi po. Bakit? Isabi niya, sasama daw siya. Sasama ka sa akin? Oo. Sasama daw siya, oh. Eh, paano yan, Nia? Inaalagaan ko po sila, minamahal ko po sila. Oh. Hindi mo ibigay si akin si Bibi Rinso? Hindi po. Eh, gusto niya sumama, anong sasabihin mo sa kanya? Hi, Kambal! Good morning, Kambal! Wow, naglilinis! May pagkakataon na rin maglinis si Ate Susan. Kahit na, gano'ng kahirap na ng mga kaya, walang makain. Ayan, naglinis kasi ay wala silang hango ng huli ngayon. Kaya mas, may... Yung uling madam, di pa po nabebenta. Gawa ng problema ngayong makakain madam dahil di pa po nabebenta. Ay, hindi pa nabenta. Tuwang-tuwa yung mga bata, no? Hi! Hello! Hello po! Hello! Good morning! Morning po! Wow! Ikaw na naman nagbantay dyan, eh. Opo. Ha? Kumain na ba kayo? Pa? Kumain na kayo na? Wala po kasing kaming niluluto eh. Ah, wala pang luto? Opo. Pero nag-almusal na. Tanghalian na lang ang wala pa. Opo. Wow! Si Bibi Boy, karga-karga ni Nia. Bait-bait naman talaga ni Ate. Ano? Lagi nagbabantay si Ate, no? Oh, di ba mga kabayan, no, nakaraan, hindi nakapaglinis eh. Ate Susan, eh ngayon nabigla sila. Tamang-tama pagdating natin naglinis si Ate Susan. Ang linis-linis na mga kababayan. Diba? Kasi kahit papaano, si Ate Susan, kahit maraming obligasyon, no? Kailang maiwan talaga niya. Hindi lahat ng oras ay malinis yung kayang kapaligiran. Tulad nung naabutan natin, mas inuuna nila yung pag-uuling para meron silang makakain. Total yung linisin sa bahay ay makaantay naman, pati yung mga bata. So ngayon, sa umagang ito, pagbalik natin, ayan, ang lawak-lawak ng niwalis ni Ate Susan. Ang laki kasi, no? Kaya malinis na malinis na. Nakita niyo po mga kababayan, no? Malinis na malinis na. Hello, Renz! Oh, bakit may dugo yung ilong mo? Sugatan. Ha? Ano nangyari nito, oh? Nangyari? Ha? Ay, yung pako po eh. Pako daw? Nasob-sob ka? Hindi po. Ha? Nadapa ikaw? Hindi. O, ano nangyari? Bakit sugat ikaw? Nang. Ha? Nang. Ano daw, ate? Yung pako po, kasi ginanong po. Sinugatan ni kuya? Opo, si yung eto po. Oh, si Kambal? Ito po. Sinugatan ka ni kuya? Opo. Wawa naman si Bebe Renzo. Ha, buti lang hindi na ano, hindi na mata. Ha, ano nangyari? Ba't sinugatan ni kuya? Naglalaro siya. Ha, naglalaro kayo? Dugo. O, tapos? Dugo. Dugo? Umiyak si Rinso. Ha? O, mamaya maligo kayo ha, pagkatapos ni mama magwalis kasi Diyos ko halos isang ektaryan yung niwawalisan ni mama mo. Ang lawak-lawak kasi nitong mga kababayan kasi caretaker nga po sila dito, kaya napakalaki ng kanilang bakuran. So ayan, namiss mo si mami mo? Apo. O tapos sama ka na sa akin mamaya ha. Apo. O saan tayo punta? Maraming toys doon, no? Apo. O sama ka sa bahay? Apo. O upper mo na. Yay! Okis ka ni Mami, ah! Okis ka na, Mami, dito, oh. Bait-bait naman ni Bibi Rinso na yan. May sugat nga lang, delikado. So, ito yung mga kababayan, no? Talagang ganun. Hindi talaga maiwasan. Minsan, pag naglalaro sila, nahuhulog or naghahabulan sila, nadadapa, no? Hindi talaga maiwasan yung mga ganyang aksidente, lalong-lalo na pag mga ganito pa kaliliit. Pero hindi sila masyadong maaligalig at saka hindi sila masyadong
malikot, no? Nakikita mo lang sila palagi, yung nakaupo lang, tahimik lang, nagaantay lang kay mama at kay papa. Kaya masarap silang alagaan. Nawalisan ko pa po kasi yung bandar naman. Magwalis pa kayo hanggang doon? Opo, madam. Hanggang sa kabila po, madam. Kasi pagka ano po, baka doon din po kami lilipat kasi pang samantala lang po. Ah, lilipat din kayo doon? Sa dati. Sa dati. Kaya nililinisan ko pa rin yun, madam, para yung o, sige, ano kasi. Papunas muna silang lahat. So mamaya lilinisin, mamaya liguin ni mama madam, nila. Kasi, tapusin muna maglinis. Mga tong naliligo, kaya lang parang hindi sila naliligo, madam, gawa po naman. O, ganun madam. Talaga, pagputik, no? Naliligo yung mga bata, kaya lang maya-maya, andyan na naman, okay. No? Kasi siyempre dito sila, naglalaro sa lupa, kaya madaling madumihan. Saan si Kuya Nelson? Nagano po, madam, nanghiram po muna ng bigas kung saan po siya pwedeng makahiram, madam. Dahil di pa po na ano kasi yung uling, madam. Hindi pa nabenta. Opo, wala naman po kaming mahiraman dito dahil puro hiram na po lahat. Eh, wala pong may pambayad. Gawa po nang wala pa pong malalaking gulay para makabenta po ng mga bunga. Ah, meron din mga panet. Meron din kayo nagtanim po ako doon ng ampalaya kasi, madam, dyan. Tsaka yung tanong. Oh. So ayan mga kababayan, kaya paano, no, nagtatanim-tanim sila ng gulay, tulad niyan, may mga talong, ayan mga kalabasa, okra, no, at ampalaya, mga kababayan, at meron pa sila doon sa kabila ng bahay. Kasi syempre, pag halimbawa, pag maraming bunga, di ba pag maraming bunga, pag hindi kayang kainin, no, hindi kayang kainin lahat, eh siyempre ibibenta mo yon. So another income yon, mga kabayan. May ulam ka na, may income ka pa. So ayan, tulad niya, may mga papayas na dyan, no, magandang papaya, no? Ginagawa pa ganyan, okay yan. And then itong mga okra dyan, no, yung mga ampalaya. At meron pa doon sa kabila, meron pa siyang pananim at itong mga talong. So dapat ganyan po ang diskarte gagawin, na kahit papaano malaking tulong po yun sa pagkain sa araw-araw. Sama ka sa akin, Bibi Rinso. Halika na, sama tayo. Babay ka na kay kuya. Babay kuya. Okay mama, babay ka kay mama. Babay mama, babay ate. Sama ako mami. Sabi mo sama ako mami ate. Ate. Bye-bye. Bye. Tara na. Huwag na tayo balik dito, ha? Baka upo-upo at pag natin, bye. Iyak-iyak ikaw, ha? Sige. Alis na tayo. Bye-bye na, ha? Bye-bye uli, ha? Sabi mo kay mama, ha? Huwag pulis, mami, ha? Baka naman pulis naman, mami. Huli naman, mami. Pusasan, mami, wawa. Gusto mo pusasan, mami? Wag na. Wawa, mami. Kulong, mami. Pusas. Ha? Naku, puro opo. Patay tayo nito. Sunduin na naman tayo. Sunduin na naman tayo ng truck ng basura nito. Paano to, ate? Sasama daw si ading mo. Ha? Doon na daw siya sa bahay. Mia, para mabawasan yung alaga mo, no? Okay lang sa'yo niya? Hindi po. Bakit? Sabi niya sasama daw siya. Sasama ka sa akin? Apo. Sasama daw siya, Eh, paano yan niya? Inaalagaan ko po sila, minamahal ko po sila. Hindi mo ibigay si akin si Bibi Rinso? Hindi po. Gusto niya sumama, anong sasabihin mo sa kanya? Aalagaan mo sila. Opo. O gaano mo kalab ang mga ading mo? Sobrang alaga ko po sila. Wow. O biro yung mga kababayan na sa edad, ilang taon ka niya? 8 po. 8 years old si niya, pero dama na niya yung obligasyon, hawak-hawak na niya. Sabi niya, aalagaan niya yung mga ading niya. Diba? Dahil sobrang mahal na mahal daw niya yung kanyang mga ading. O, di ba ang gagaling? Diyos ko, sana lahat ng kapatid kagaya ni Ninia. Sasama daw ito na. Sama na naman daw siya sa akin. Sasama ka na kay mami. Paalam ka na kay mama.
Bye-bye ka na kay mama, ah. Bye. Oh, bye-bye ka na kay mama. Bye-bye. Bye. Oh. Sama ka na? Oo. Opo. Sakay ka? So, ayan, syempre mga kababayan, nakita niyo po yung sitwasyon noong nakaraan pag dating namin na ang babait ng mga bata no, nasa isang tabi lang habang yung ate inuugo yung kanyang ading no, tapos itong mga bata nakahiga doon dahil meron silang pangsapin mga kababayan, yung iba nga nasa labas dahil pinapatuyo no, binibilad sa araw, pinapaarawan. Ngayon ang gusto ko sana mangyari is bilang ko sana ng papag no, kaya lang inisip ko, nagbago ang isip ko, sabi ko hindi pwedeng papag kasi ang liliit pa nila, tapos merong pang bunso na nag-uumpisa sa pagapang, baka mamaya mahulog, delikado kasi semento yung loob nila. Naisip ko, sabi ko ay wag na lang, ako'y natatakot baka mamaya magtulakan yung mga bata no. Ito nga oh, kanina lang tong umaga na nasugatan dahil syempre hindi maiwasan, nag-aagawan sa isang laruan, gusto ni kuya, gusto rin ni ading no, hindi nagkaintindihan. Marami naman silang choices sana doon sa laruan dahil ang dami-daming laruan, pero ganun talaga no. Kaya sabi ko instead sa papag, binilhan ko na lang ng banig, tapos binilhan ko ng unan kasi yung banig may panglatag naman sila dyan, tapos dublihan na lang ng banig. At least kung mag-away yung mga bata o magagulo-gulo sila dyan, walang mahulog, safe pa rin silang lahat. Sa kanila natin bibilhan ng papag, medyo malaki na sila at marunong na sila kasi delikado, ako'y natatakot. So binilhan natin ng banig, unan no, yun po yung binili natin na kahit papaano ay hindi malimigan yung likod nila, maayos yung pagtulog nila. At binilhan ko na rin ng linoleum. Dapat po kasi mga kababayan no, kung gusto ko sana yung papag tapos foam sana, kailangan naisip ko rin is mga bata pa no, syempre yung bunso lang yung nagdadiaper, mahirap no pag foam, malatalan din kaagad kasi wiwi ng wiwi gabi-gabi or sa umaga, hindi maiwasan nagwiwiwi din. So kailangan banig lang kasi ang banig pwedeng malabhan no, at ibilad. Yung foam kasi mga kababayan, hindi pwede eh no, talagang mabasa siya eh, lalo na pag tag-ulan, mahirap po ibilad ang ibilad no, at mangangamoy kasi siya pag yung foam na nawiwian, hindi maiwasan mangangamoy, hindi kaagad maibilad no, walang araw. So banig lang kasi meron naman na silang foam, so yan ang pang-ibabaw natin, lagyan natin ng banig para kahit papaano masalo yung wiwi. Pasok mga Ruelios! Uy! Go Sarge! Wow! Ano yung dala mo Sarge? Meron po ako ang dalang ano, banig at saka unan. English ng unan? Kumo.
di ba? May nanganak dito. Charge! Pakibuno! Charge! Yan, nalabas na! Nalabas na! Ariko! Yan! Ugutin mo! Ugutin mo! Na. Ugutin mo! Ugutin mo! Ayun! Aray! Meron akong na... Wow! Ang laki! Oh no! Laki. Oh no! Mataba? Ang laki! Mataba! 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 Ito! Wow! What? Ang galing pala maging kumadrona ni ano ni Sars, kompleto Ricardo. Ang laki pala. Ang laki. Oh, ibaliktad mo. Iganon mo, pikpikin mo yung puwet. Wow. Ayun. Umiyak. Umiyak? Why? Umiyak siya kasi pinikpik ko yung lumbot niya, puwet niya eh. Balik mo na. So ayan mga kababayan, baka nagtaka kayo, una lang si Kabanik at dinala ko kasi nung ang dami na ni Ate Susan, mga bidshit, mga kumot, ayan po, nakita nyo, ayan o. Kasi pinag-ano lang ni Ate Susan, tinabi lang niya, no, yung iba nagamit na niya, syempre yung iba, ito, no, ang gaganda ng mga bidshit, galing dito sa padala, Ate Susan, di ba? Tapos itong magagandang mga kumot, galing dito kasi ang dami nung nakaraang bigay natin, no, galing din sa ibang bansa, no. Kaya, Diyos ko, swerte na mga kababayan, pang ilang kahon na to nila, na natanggap nila. Dahil marami silang kumot at mga makakapal na bidshit na pinadala. So, ayan po. Plus, yung mga sangkanda tutak na mga damit ng mga bata, kanilang lahat ang dami-dami. Okay? So, ayan po mga kababayan, kahit paano, magiging komportable ang mga bata. No, makatulog sila at higit sa lahat hindi na malamigan yung kanilang likod. Wow, ang ganda! Ang ganda ng higaan nyo? Opo, ang ganda! Yay! Maganda na yung higaan nila. Bilis na! Higa ka na dun, patpat! Maganda na, patpat! Gila na lang, so! Higa ka na, higa ka na! Yung unan mo, tunin mo! Oh! Ganda, handa! Nauntog na naman! Unan na, patpat! Unan na, patpat! Diba? Ang ganda. Diyos ko, maluwag pa. Akala ko masikip sila. Ano, luwag? Maliliit na naman itong mga bata eh. Kaya kahit ganyan, siksikan. O, oh, sige na. Pikit na natin mga mata. Mag-sleep na tayo. Pikit-pikit mata. Ay, uso dito anak ko. Oh. Diyos ko, ang dami kong anak mga kababayan. O, oh, pikit na mata. Pikit. Pikit mga mata. Pikit. Kasi matulog na tayo. Ang hindi ko pikit, walang surprise pa ba yun? Sige, wala kang pagkain mamaya, wala kang chocolate. Sige na, pikit na. Pikit na pikit. O, tara na! Yay! May surprise na! Kasi, natulog na, gising na kayo. Tara na, punta tayo uli doon sa ilalim ng mangga. Yay! Kasi may surprise kami. O, tara na, dali! Dali, bangun kayo! Bilis! Bilis! Takbuhan sila, yehe daw. Oh, di ba? Kasi mababait, natulog, kaya may pagkain. Diyos ko, simpleng higaan mga kababayan, puro abot langit yung saya ng mga bata, no? Sa simpleng ginagawa natin, kaya maraming salamat po talaga sa inyo mga kababayan. Diyos ko po, ang dami yung napasaya sa suporta nyo. Oh. Oh, sige, dito kayo. Dito, para dito ang isa. Ayun, dito, hindi na maabot. Dito. Gutom sa iro. Pakipante sa ato. Gutom ko lang. Tapos, o dito rin yung isa. O dito rin isa. Dito na, para dili. Wow! Oh, wow! Ano yan lang? Kunin mo yung dalawa muna. Natutuwa po ako na nakatikim na naman po sila ng Jollibee. Kasi pangalawang beses pa lang po to nung simula po nung nagpunta po kayo ulit.
pangalawang beses na nilang kumain. Opo. Ng Jollibee. Opo. Kahit papaano po eh, matikman po nila yung napapanood po nila na Jollibee sa ano po. Opo. Sa TV. Wala man po kami, hindi man po namin sila madala, pero at least po meron po silang natikman na galing po doon. Wow. Kaya laking pasalamat din po kasi napasok po kami sa ano po ninyo. Kaya sa YouTube channel niyo po na to, sana po marami pa pong ano, kasi tuwang-tuwa po kung hindi ko man po mabilihan yung mga anak ko ng ganyan eh. Nakakain po sila. Hindi ko man po sila madala. Putulin mo na, putulin mo na. Putol. Yan. Ayan, naging emotional si Ate Susan, natutuwa sa mga anak niya. Kahit sino naman mga kababayan, no, tayo mga magulang tuwang-tuwa na. Minsan hindi baling magutom tayo, matiis natin, pero yung mga anak natin hindi natin matiis. Kaya hindi napigilan ni Ate Susan umiyak sa sitwasyon, tuwang-tuwa na kahit papaano yung nakakain daw ng ibang bata na normal lang sa kanila, na madalas na nakakain. Tapos ito bibihira lang, kung hindi tayo siguro dumating, no, ay hanggang ngayon hindi pa nakaranas yung mga bata kumain ng pagkain ng Jollibee na gustong gusto sa ibang mga bata. Sarap! Diba? Upo ka agad, madaling kausap. Sama ka sa akin na maya, ha? Sabi mo kay mama, ha? Alam ka ni mama, sama ikaw, ha? Opo daw. Putulin mo. Putol. Putol. Hindi putol. Very good. Very good. Masarap ba, kambal? Oh, masarap. Yung isang kambal, ba't di ka na nakakibo dyan? Ah, masarap? Oh, upo din. Masarap ba niya? Opo. Oh, anong pakiramdam mo ngayon na sa mga ading mo kumain ng Jollibee? Masaya po. Bakit masaya ikaw, anak? Kasi nakakain po kami ng Jollibee. Wow. Hindi ka ba napapagod na nag-aalaga sa mga ading mo? Hindi naman po. Bakit? Hindi napapagod si Nia? Ha? Mahal ko po sila. Mahal mo ang mga ading mo. Wow, napakabait naman ni ate. Napakaswerte nyo, no? Kasi mabait si ate at hindi kayo pinabayaan. Pag may trabaho si mama at saka si papa, nandiyan si ate, no? Kaya love nyo rin yung ate nyo, ha? Oh. Ate Susan, kumain ka muna dito. Kumain ka muna, Susan. Pwede ka na. Sabayan ko lang kumain. Naku, sabayan mo mamaya. Sabayan ka rin. Wow! Winner na si Kambal. O, simutin, ha? O, simut. So, ganyan mga bata, di ba? O, sila, marunong silang magsimut ng pagkain. Talagang bawat hibla ng spaghetti, no? Sinisimot talaga ni Kambal kasi marunong sila manghinayin ng pagkain. Kaya Diyos ko po, tayong may kaya bumili, no, huwag mag-iwan ng pagkain sa anumang klaseng mga restaurant, mga kababayan, kasi tulad nila. Oh, Diyos ko po, mga kababayan, maraming mga bata na nagugutom. Tapos na si Kambal. Yay, ang galing ni Kambal, ah. Sinong may birthday sa inyo? Sinong may birthday sa inyo na malapit na? Ha, sinong may malapit na birthday sa inyo? Ikaw na naman? Hindi po, December 24 po. December to? Naku, parehas na niyang buwan. Kaya pala, magkakasundo tayo, Rinso. December. Ha, parehas tayo ng buwan. No. August 10 po kasi. Sila. Ito po, ma, ay sir, tapos na po to, 27 po ng July.
sinusunod? Wala. Tapos ito po. Tumon na itong September. August, ah, September. September ano po? September 22 po ito. Yun po, January 8. Yung kambal? January 8. January 8 sila. Ito po, February po. Si Rinso, December. Po. Ay, parehas tayo. Buwan. No, December. Isang... Ay, 24 ka, di ba? Wow, maraming handa, Neche Buena. No, Neche Buena. Maraming handa. Pupunta ka sa mga ninong. Ha? Hindi pa sila napinagan. Ay, hindi pa sila napinagan. Lahat sila? Bakit? Dahil sa kapuspalad ko ng pera nun. Tsaka pagka, ano po kasi yung sinasabi kong libre, ma'am, na anuhan lang po, na isa lang po kasi ang pwedeng pumasok sa kanila. Na mga ano po. Pwede. Oh, hindi pa pala sila nabinyagan. May birth certificate sila, kumpleto na? Oh, sige, titingnan ko nga kung anong mangyayari. Anong tingnan yung mga mukha nila, mga kabayan. Ang sarap tingnan, no, na talagang sa mga mata nila ay talagang masayang masaya sila. Oh, ano to res? Uwi na ako. Ha, tara na. Tara na. Oh, paalam ka na kay mama, ah. Oh, paalam ka muna kay kuya, kay ate. Bye-bye, ate. Bye-bye, kuya. Oh, sabi mo, sama ako, mami. Tignan mo, magpakarga na talaga. Oh, bye-bye na. Bye-bye na sa kanila. Uwi na. Bye-bye. Bye-bye. Mga ate, mga kuya, ate. Bye-bye. Oh, bye-bye na. Talagang nagbabay talaga sa mga kabayan. Babay na sa kanila. Ayok, sama ka, Sam? Sama ka? Oh, hali ka dito. Hali. Oh, babay na kay mama. Oh, bye-bye. Kay kuya, bye-bye. Oh. Sama ako, mami. Oh, dito ka na, halika dito. Oh, bye-bye ka muna kay mama, ah. Oh, bye-bye ka, bye-bye. Oh, bye-bye kuya. Napago na kakababay. Tinitingnan talaga niya yung paligid ng sasakyan. Handa na. Tuwang-tuwa. Bakit eh? Ah, sige. Ay, talaga siya mga kabay. Talagang sasama siya. No, Diyos ko, kawawa naman. Baka mamaya malayo tayo nung magpapatid at iyakan ako. Naku, patay tayo. Ah, sige. Magpaalam muna tayo kay Papa kasi wala naman si Papa. Magpapaalam muna tayo, ha? Ha, Bebe Renzo, ha? Oh, sige. Yehe! Dumating na kami! Nakarating na kami. Uwi na kami ni Renzo. Yehe! Tapos na tayo. Uwi na kami. Uwi na tayo, no? Kasi, oh. Naka-uwi na tayo? Okay, sige, dito na kami, ha? Ha, uwi na kami uli, ha? Bebe Renzo, ha? Oo. Oh, tama muna. O, maya na naman. Baka mamaya sipunin ka. O, sige na. Bye-bye na kami, ha? O, bye-bye na. Bye-bye. Uwi na kami. Bye-bye. Opo, puro na yung tayo, ha? Right opo, na puro na ng opo. Kawawa yung bata talaga, no? O, ate, saka-saka siya. Tuwang-tuwa. O, bye-bye na, mami. Bye-bye, mami. Bye-bye. Ayan, dito na kami, ha? Si Susan, baka makabalik kami, pag-usapan natin yung ano ng mga bata.